Ayun o, mga kapops, oh. Nandito tayo ngayon sa Dolphin Park, kung tawagin nila. Ayan. At isang malamig na umaga na naman tayo rito sa Middle East. Grabe ang thickness ng pag ngayon. Bali ngayon ay January 21, 2021. At 9, exactly 9 ng umaga ngayon. So ito nga palang part na to ay matagal na. At inabot na yata ito ng 40 years or 50 years na rito. At ginagawa lang nila, nire-renovate itong area. Pero itong Dolphin Park, kaya tinawag na Dolphin Park dahil dito sa mga dolphin na to. Ayan, may fountain siya. Ayan, kung titignan nyo, yung fountain niya, mayroon siyang apat na dolphin. So, sa kabilang side, mayroon siyang dagat dito. May mangroves. No? And then, dito yung palaruan. Dati, pwedeng mag-barbecue rito eh. Pero sa ngayon, bawal. Dahil nga sa COVID. So, super kapal ng ulap ngayon, napakababa. At malamig. So, yun yung super highway niya do sa area na yun. Medyo bawal pa tong area dahil nire-renovate siya. Bawal pasukan pa yung kabilang side na yun. Mahaba siya eh. Siguro nasa, ewan ko ilang kilometers itong stretch nito. Nasa 5 kilometers siguro to. So, ginagandahan nila itong park na to. At ginawang modern. So, hindi pa siya open sa public. Pero may mga area na akong nakita kanina na may mga naglalakad ng mga tao, nagja-jogging, nag-exercise. So, medyo malayo nga lang yun, doon pa sa area na yun. So, dito lang muna tayo. Tingnan natin kung saan tayo makakarating. Ang lamig. Yung hangin niya, pag tumama sa balat mo, talagang namamasa-masa pa yung balat. Buti na lang, naka-jacket tayo ngayon, mga kapops. At lagi tayong ready. Kailangan eh, medyo ibang panahon na naman. Dati, actually, dumating ako rito, may yung dagat na yan, para siyang lake. And then mangroves, protected siya, pero pwedeng mangisda dyan. Pwede kang mamingwit. Ang lalaki ng mga isda dyan. Yung parang bangus, hindi ko alam kung anong klaseng isda yon. And then nung mga tropa, nung sinira ito, nirenovate. Ilang beses na kasi nire-renovate ito, binabago eh. Ginalaw nila yung lake. Ang lalaki ng isda. Grabe, hanggang bewang, ang laki. Para siyang salmon na bangus, hindi ko maintindihan kung anong klaseng isda. Nabulabog yung mangrove niya
Ang dami. Kompleto rito eh. Kaya lang sports facilities. Marami siya. Tulad dito, may basketballan dito, mayroong soccer field or football. May mga rides pambata. Dati may mga kainan din dito eh, mga nasa cart. Kaso pinaalis na rin eh. So ito yung ano niya, mini football area at basketball court. So public 'yan. Pag nag-open, pwede nang maglaro ulit ng basketball dito. Yan. Hindi kalakihan, hindi siya standard, pero okay na rin. So sa mahilig mag-basketball, pwede rin punta-punta rito at maglaro. Nga lang, kung wala kang sasakyan, magta-taxi ka or bus. Medyo malayo kasi sa ano to eh. Hindi naman kalayan sa city. Mga ano lang naman, 5 minutes, 10 minutes drive. Siyempre, pag nilakad mo, medyo abutin ka rin ng mga 1 hour to 2 hours siguro. So, may mga certain area na talagang heavy pang pag niya. Sa gawi doon. And then dito, medyo clear dito sa area na to. May harang siya, so hindi mo mapuntahan yung area talaga. Meron na rin siyang bike lanes. So maganda magbike dito. Malamig. Punta ako dun sa kabilang area, mga kapops, at dead end na dun sa area yung pinuntahan ko. Under renovation. Kaya lakad-lakad lang muna tayo rito. At kailangan ipil natin yung lamig nung winter na to. Dahil after nitong 1 month or 2 months ay mainit na naman dito sa Middle East. Pati yung mga puno ng dates ay masigla. Itong puno na ito, ang tagal na nito. Ang laki na siya eh. Parang ganito yung balak ng Manila eh. Ito yata yung project ni ganitong gagawin ni Mayor Isko sa Manila Bay or ng gobyerno. So andito mayroon siyang mga warning sign. And then yung bike lanes doon mga kapops, oh. Ayun oh, bagong-bago. So, sooner or later, dadala ko kayo rito. Pagka-operational na, magbabike tayo rito, papasyalan natin. So, sa ngayon, bawal pa kasi.
Kaya't dito lang tayo sa boundary. Ayan o, ganda yung dagat o, doon sa area na yan. Yun mga kapops, medyo may tao doon, hindi ko alam paano nakapasok yung family na yun doon. Ah hindi, ano pala siya, mga labor yata yan, mga gumagawa. Lamig, may mga ilan nilang naglalakad din dito, mga lokal dito. Dalawa yung nakasalubong, isang babae, isang lalaki. Tol, matatakot ka pagka ganyan. Mga nakaitim kasi sila at naka full white saka full black. Tapos pagi, biglang lalabas doon sa pag. Medyo magugulat ka pag demon napansin eh. Yan kasi ang ano nila, traditional dress nila. Mapansin nyo yung araw o yung sun, tignan nyo, ayun, nandit-liit, naka-cover up talaga siya ng ulap. Well, dito kasi ang mga tao normally sa hapon lumalabas yan eh. Mga 4-5 PM yan, dyan namamasyal. Tsaka tuwing weekends, every Friday and Saturday. Kaya maganda mamasyal pagka ganitong alanganing araw at oras. Hindi siya crowded, especially ngayon. Siyempre, ingat-ingat lang tayo. Yan. So marami siyang precaution dito, yan, no? Bawal pa rin dito. Daming precaution. Be safe, keep 2 meter distance. Avoid groups more than 10 people. Yan. Dami. No shaking, no beso-beso, no whatsoever. Ayan, marami. So, ito nga pala minimaintain ng Abu Dhabi Municipality o itong local government dito. May mga tao ring nagtatapon ng basura. Ayan, no? So, may nag-picnic siguro rito. Ayan, iniwan na lang. Sad to say na hindi lahat ng tao ay sumusunod din kahit nasa ibang bansa. Although, hindi naman ganun kagrabe. Isang grupo lang yan na nag-picnic, kumain ng mga kung ano-ano dyan, iniwan na lang yung mga pinagkainan nila. Which is a very bad habit. Hindi dapat ganun. Ayan, malamig pa rin. Sa tingin ko, mga another 2 hours pa to bago bumaba yung or maula itong ulap na to. So, mga ilang days na to na nagkakaroon ng fog tuwing umaga. Balik tayo dito sa Dolphin Fountain area. Ayan. Medyo relaxing tong fountain na ito. Saka ang ganda ng kulay. Ang linis ng tubig.
Ayan na, yung mga may mga driver Pakistani, dito sila kumukuha ng tubig. Siguro pinalilinis nila doon sa mga sakyan nila, mga para mga ano to, bus driver, ayan oh. For sure, hindi naman iinumin yan. Dahil hindi naman potable water to. Or safe for drinking. Para siyang swimming pool. Pwede kayo mag-swimming dito? Bawal eh. Uhulihin tayo ng pulis dito. Kakasuhan tayo ng public scandal niyan. So, pwede kang magubad dito. Pero sa mga ano lang. Sa mga beach. Sa dagat. Ayan. Pwede yan. Pero sa mga ganito, bawal. Makakalaboso ka dito. Sa ngayon, hindi masyadong kaaya-aya tignan itong park dahil nga nire-renovate. So, makita nyo pa yung mga bulldozer doon, mga construction materials. Medyo nakalat pa. As soon or later, mababago na rin to. Gaganda ulit to. Siguro mga within 3 months, tapos na itong project na ito ulit. So, ayan. Ayan. Yung structure na yun, parang bahay, bago yan. Ayan yung ginawa nila. Binago din yung, ano, yung pinaka-grill niya, yung bakod. No, yung tiles, mga halaman, puno. So, doon yung public toilet, kung gusto mong mag-toilet. Doon siya. Alright. Okay, mga kapops, yan ang bagong update natin ngayon tungkol dito sa fog o extreme weather dito sa Middle East. At susunod ulit na vlog natin sa mga hindi pa nag-subscribe, Papa's Way. Pakisubscribe lang sa ating channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para alerted kayo sa ating mga bagong video. At hanggang sa muli, isang malamig na umaga sa inyo. God bless. Bye-bye then.